What's up guys? Reg, what a vlog. Ay, bago tayo ngayong service. Ito, wala pa itong pangalan. So, sana mabigyan nyo ulit ako ng pangalan para dito sa ating NMAX version 2.1. So, bakit 2.1? Sa Reggie Motovlog ay 2.0. So, okay naman tayo doon. Pero kasi, si 2.1 ay may added features na traction control. So, kaya pinush din natin magkaroon ng version 2.1. At isa pa, yung kulay na to na gray na talagang gustong gusto ko noon pa. At ngayon may chance. At soon, ipoporsale na rin natin si Reg Motovlog. So ito, stock, all stock. Shoutout nga pala kay Sir. Kalimutan ko na ang kanyang pangalan. Ayan, so taka-gold bolts na. Ayan, so lahat stock pa. Maliban lang sa shocks na naka-lowered ng konti. So, saktong-sakto city driving. So, pero parang gusto natin na medyo iaangat pa dahil maraming humps sa atin na matataas. So, ito ba? So, advantage kay 2.1 is yung Y-Connect niya. So, pero hindi rin natutuwa sa Y-Connect. Dahil sabi nga nila, Y-Connect, disconnect, nalolobat. So, siguro kung palagi mo naman ginagamit, yes, okay lang si Y-Connect. So, dito kasi makikita na agad kung ikaw ay may tawag tulad niya, nakapiro yung tawag. So, yung battery level, makikita mo na rin dito. Ayun siya, yung battery level. Ayan ang Y-Connect. At saka yung change oil reminder. So, same pa rin naman. Same pa rin ng mga buttons. So, ang advantage lang talaga is yung TCS mode niya. So, TCS means traction control. Maganda kasi na may traction control. Once na na-detect na magkaiba yung speed ng harap or likod, mag-a-adjust mismo agad. Is magkokoman agad yung ECU nito para hinaan yung power dito sa throttle. So kahit naka-gas up ka, once na na-sense ng traction control natin, mag-ano siya agad, mag-disengage agad yung kanyang power. Or mag-a-adjust siya based para habulin yung speed ng harap or likod. So ganun kaganda na may traction control. So parang gumamit ng motor na may sarili siyang isip. Sariling isip means na para mas maging stable ka sa daan. Lalo kung wet road at sa mga mabuhangin na daan. Yan. So advantage din yan. Once na may matapang ka langis na pero hindi naman sobra, syempre. So dagdag protection talaga. So 2.1 with ABS. So ABS is essential pa rin tulad ni Reggie Motovlog, powered with ABS. So may sudden brake, hindi ka alanganin. So mailalay ka, ayun tulad nun, kita pa rin pala. Kung may mensahe pala dito, kita pa rin na ikaw ay may message, ayun. So nag-a-alarm siya, nag-a-alarm tulad nun. Ayan, huwag sabihin hinto ka. So napakaganda nito para sa mga Grab rider natin kung naka NMAX 2.1 ka. Dahil kitang-kita mo agad na ikaw ay may mensahe. Saan po bang ano lumalabas sa ba dito? So yun lang naman siguro, message and phone. Ayan. So may lumalabas na phone. Phone call. So ito naka-lowered, kaya medyo matagtag. Sabi nila yung module ng ABS ay nasira din once na pag nagpalit ka ng brake pad tapos nagdagdag ka ng fluid. Kasi syempre diba pag nagpalit ka ng brake pad, baba yung level ng fluid. So once kasi na wala namang leak ang yung brake lines, ang dami ah. So pag nagpalit ka ng brake pad, so pag naupad ang yung brake pad, baba yung level dito. So ang tendency nung hindi alam ng mga mekaniko or nag-DIY lang, hindi masyado alam, nagdagdag ng fluid. So maglalak ngayon yan. Ngayon, pagkabit ng bagong fluid, ilalak mo ngayon dito. So may seal na siya. So ibig sabihin, ngayon, buong excess na brake pads ay pupunta naman dun sa module ng ABS, kaya nasisira yung ABS module. So parang na-overflow siya, nasobrahan sa fluid, sa brake fluid. So sa magpapalit ng mga brake pads nila, sa mga NMAX or kahit anong motor, make sure na i-check nyo muna po bago kayo magdagdag ng fluid. Kasi usually talaga, hindi talaga dapat siya maubos o hindi talaga siya mabawasan once na wala naman talagang leak. So once na in-press back mo lang uli yung piston pabalik, so yung level nung fluid mo ay babalik sa normal.
So isa yun sa tip para hindi masira ang ABS module. So ito naman, sa mga akin na naman, usual change oil lang. So every 1,500 yung iba, iba naman, depende sa langis na ginagamit eh. Yung traditional kasi na change oil nung araw is every 1,000. Ganun ang change oil noon. Pero ngayon marami na kasi magagandang langis, mas maganda na yung technology. So mas mataas na yung quality ng langis na ginagamit ngayon. So yung iba, umaabot na may 3,000 yung iba, 1.5. Pero tayo, mas prepared natin yung 1.5 para at least medyo masulit. So yun lang. So siguro mga gagawin natin dito pagdating sa bahay, palitan yung ito, mas magandang handle na mas bogey. So medyo na ano siya, medyo sulit na. Marami nang hawak si Kuya din eh. And, pero so side mirror, mas gusto natin medyo stock dahil ang ganda ng clarity niya, maliwanag, malaki at hindi malikot kahit patagtag. So ito siguro to punas na kasi ito kanina may background si Kuya na picture ng family niya. Ayan. So ano yung mga dapat tandaan pag bibili ng second hand na motor tulad nito? So syempre i-check lahat, i-background check din yung ka-transaction syempre. At syempre pag ano doon is ipa-check mo rin yung plaka sa 2600, pero sabi na rin hindi na gano'ng updated, pero at least makikita mo doon na legit yung plate number. So lalabas doon. So pag nakita naman na kayo, make sure din na syempre may kasama ka, may backup ka, kumbaga in case wag naman, diba? So text mo rin yung kamag-anak mo or loved ones mo, nandito ako, para at least in case na may mangyaring hindi maganda, at least may traces kung nasaan ka. So yun, pagdating mo doon, check mo yung papalagad syempre. Tapos kung sino yung nakapangalan, dapat may ID at signature na nandun, na malinaw din yung ID. Tingnan mo rin mabuti kung wala naman, syempre check mo rin mabuti kung siya ba talaga yun nandun. So yun, yung serial number ng chassis, check mo yan mabuti, kasi once na mali, medyo mahirap at medyo matrabaho magpo-correct din. At saka yung engine number. Then, sunod mo yung check, syempre. Kasi andun ka na sa part na kukunin mo na talaga siya. Dahil tama naman, lahat ng sinasabi dun sa puppet. So, i-check mo naman ngayon yung makina. So, ako, basic lang ang ginagawa ko. Yung alam ko lang, pakinggan yung makina kung maganda ba yung tunog o pangit o hindi. Lastly, yung pinaka-importante kung may usok. So, makikita mo yan, pag binuksan mo yung makina ng motor, i-start mo pa lang. So, makikita mo doon may usok. Or pag naman pinunasan na ng seller, kasi minsan yung iba hindi inaamin na umuusok na pala. So i-check mo naman ngayon yung ano, yung mismong tip ng tambutyo or yung amoy. Maaamoy mo yan eh. Iba ang amoy ng usok na naghahalong langis compared dun sa pure gasoline lang talaga na tama yung mixture. So magkaiba, maaamoy mo dun agad na iba yung amoy niya. So mas mabaho compared dun sa normal. So yun. So yun. Pero kung hindi naman, makikita mo rin agad yan eh. Kung yung mismong tambutso niya, medyo malangis-tangis yung dulo o medyo maraming na-stack doon sa dulo para may naiipo na dumi na mamasa-masa. So, kasi yan sa titignan nyo. Then syempre, check nyo rin lagi yung gulong bago kayo umalis. Kasi mahirap na baka mamaya put-put na pala masyado yung gulong. So, check nyo rin yung gulong. Then check lahat. Check mo rin yung chassis, baka mamaya twisted o nasabak sa matinding banggaan. Pero syempre, usually pag motor, normal yan na may slide. Pero mas maganda kung hindi ka makakuha syempre ng bangga. Syempre kasi pag bangga talaga, totally bangga, maaaring ma-deform yung chassis at maging dahilan ng hindi na magandang balanse ng yung motor. So, ano pa bang mga kailangan tignan? So nakita mo na yung mga chassis, yung makina. So check mo na ngayon, syempre yung body. Yung nakikita natin na normal ito, yung kaha, okay ba yung kaha? At last di bago ka talaga umalis, yung ilaw i-check mo. Gumagana ba yung high beam? Yung ilaw niya, yung park light, yung brake light, at saka yung signal light.
Kasi syempre pag magta-traffic ka, napaka-importante niyan. Masasabihan ka ng kamote rider kapag hindi gumagana ang signal light, kahit naman nag-signal light ka, 'di ba? So yun yung mga basic sa pagbili ng second hand na motor. Alright. So yun, pag okay na, syempre huwag mo kalimutan magbayad. So magbayad ka na. Ipa-double check mo dun sa iyong kasama. At syempre bibilangin niya ng kuya. So yun, tapos deed of sale. Syempre yun nga, deed of sale. Kailangan tatlo yung deed of sale. Tapos yung ID ay Xerox na may tatlong pirma rin, o kahit dalawa. So yun. So yun lang. Ito, i-compare natin to kay Reggie pagdating natin sa bahay. At ipapakita rin natin kung ano bang pinagkaiba ng version 2.1 sa 2.0. Alright, so sa hindi pa naka-like and subscribe, please follow na rin and like and subscribe. Salamat at ride safe always. At mas pogi tayo pag naka-helmet. Alright, salamat.